Isang magandang buhay po muli sa inyong lahat mga boss, kahit na ngayon na nasa crisis po tayo ng pandemic. Konting ingat na lang po para sa ating lahat. Huwag na lumabas ng bahay ngayon. Keep safe po mga boss. Ito pong video na to, yung speaker box na inassemble namin dati. Explain ko lang sa inyo ngayon kung paano siya inassemble. Yan mga tower box mga boss. Sa sukat ng speaker box na ganyan, estimate nyo na lang yung size ng speaker. Mag-aagwat lang kayo ng mga tig 1 inch ganun sa bawat gilid. Hindi, depende nyo sa size ng mga ikakabit nyo. Lalagyan nyo lang sila ng mga tig 1 inch o kaya 2 inch na distansya para hindi siya masyadong malaking tingnan, hindi siya masyadong ano, na sakto lang din naman yung size para sa mga speaker. Katulad nito, ito po yung D12 na kinakabit namin sa mga ganyan. Nagkakabit po kami ng D15 pero mas madami yung mga D12. Yan mga boss, kinakabitan po namin yun ng mga ano nga to, dividing network mga boss. Pero depende pa rin sa may-ari, kung hindi napapakabitan, hindi po namin kinakabitan kasi nagdagas daw. At saka pang video kayo po yan, okay lang po yan kahit wala siyang dividing network, maganda rin po yan. Depende sa klase ng amplifier na gagamitin nyo, yung mga amplifier na sa Kevlar o kaya itong mga Sakura, may magagandang klase naman na amplifier talaga na kahit walang dividing network okay lang. Ang kinakabit po namin ng mga tornilyo dyan mahaba para maipit siya, tsaka po bago namin, ayan yung kulay, ayan mga magaspang na yan mga boss, ano po yan, Versatex po yan. Yung Versatex naman, haluin yan, tapos saka i-apply dyan nung, kung meron kayong roller, yon para mag, ano po siya ng magaspang. Pagkatapos po nung proseso na yun, lilihain nyo kasi matigas po yung masyado eh. Matigas po pagka, pagka napatigas nyo. Etong Versatex po. Pag napatigas nyo na yan, lilihain hanggang sa hindi na siya masyadong matulis na pwede makasugat. Yan po. Pagkatapos po ng pagliliha, yan na naman po yan. Yung, ang ginagamit na lang po namin yan, spray paint. Pwede nyo siyang lagyan ng fiber. Ay, yung ginagamit sa fiberglass, yung pambangka, pwede nyong, yung coated po yun eh. Coated para hindi siya madaling mapasok ng tubig. Pwedeng hindi rin naman. Tsaka po yung mga bawat gilid niyan, bawat pinagdidikitan namin ng ano, ng bawat plywood, ano ba, yung mga gilid, mga pinagdudugtong namin, meron po siyang stick well para po makapit. Yan. Ito naman pong paglilinya namin ito ay parallel na connection. Kasi po pagka video okay kasi talagang parallel yung connection namin kasi kahit masira yung isang unit, isang speaker halimbawa, dire-diretso pa rin yung tunog ng isang channel. Kasi kung sa series naman, ang series kasi mga boss, once na nasira yung isang speaker mo, yung isang channel na yon, hindi na siya tutunog. Okay lang kung pambahay lang. Kasi kung pambahay lang, kayo lang din yung gumagamit,
okay lang kung masira, pagawa nyo lang. Kasi kung video okay naman kasi, nirerentahan kasi yan eh. Wala nga naman kumakanta yung nagrenta tapos hindi tumunog yung kabila, di nakakahiya naman mga boss. Kaya serious talaga yung ginagawa namin connection. Kung hindi nyo pa alam yung series connection ng parallel connection pala mga boss, parallel connection. Kung hindi nyo pa alam tong parallel connection, meron po akong video dito sa channel ko. Paki-search nyo lang po dito sa channel ko. Madali nyo rin makikita yan mga boss. Tsaka yung pinapares namin dito mga boss sa Kevlar speaker na to ngayon, ginagamitan po namin siya ng 739-737 Sakura po yan ha. Pwede rin po yung kahit yung AB9000, pwede po yun. Pero mas okay kung sa DKC nyo gagamitin nyo kasi mataas na po yung watts nun, AB9000. Sa mga DKC po na ganito, mas okay na okay po yung kahit 739 po, yan. Para madala nyo yung bass nya. Talagang kumakalabog. Tsaka yung sinasabi ng iba na pangit kung walang dividing network. Hindi po mga boss. Kahit walang dividing network yan, kung quality naman yung amplifier nyo, okay lang. Madadala ng amplifier yan. Yung mga kahit wala siya mga crossover network. Kasi kung kakabitan naman, mas okay. Pero kahit hindi lagyan, okay lang din mga boss. Sa mga nilalagyan naming capacitor naman sa Twitter nito, ito, mid-range po itong kakabitan namin ito. 6.8 100 volts para dito sa mid-range yung capacitor, 6.8 100 volts, 6.8 microfarad, 100 volts yan mga boss. Excuse me po. At para po dun naman sa kung lalagyan nyo ng mga LED light, pwede nyo naman pong lagyan yan mga boss. Yung nilalagay po namin na resistor naman dun sa LED light, meron po ako nyan sa channel ko, may video ako nyan. Nilalagyan po namin ng resistor yan para dun po sa protection ng LED light. Hindi po sa protection ng amplifier o ng speaker, para po yun dun sa LED light. Hindi naman po mataas yung nilalagay. 10 ohms, 5 watts. Yan po yung nilalagay namin sa LED light kung lalagyan nyo ng LED light yung mga speaker nyo. Pag pinatugtog nyo, meron siyang ilaw. Ito nga po pala, nilalagyan namin din ng resistor itong mga mid-range tsaka yung tweeter. Protection po yan sa mga mid-range. Ang nilalagyan po namin dito na, ayun po, yung puti na yan. Yung pyesa na yun, resistor. 10 ohms din po ang nilalagyan namin, or 8 ohms, 5 watts. Protection po sa mga mid-range tsaka tweeter. Ayan po. At pwede nyo rin pong gawing ano yan, parallel. Ayan po naman sa connection na yan, series na po yan eh. Pwede nyo pong
Yung kabit po na yan, ha, yung kabit na yan, series po ang kabit na yan sa mga kapastor tsaka sa resistor na yan. Pwede nyo po siyang gawing parallel ang connection. Yung resistor niya, ilalagay nyo lang sa positive negative. Pero sa ganong connection po, medyo hihina lang po siya ng konti kesa sa ganyang connection na series. Nakabit na. Bali doon sa driver unit naman po sa Twitter niya, sa on Twitter naman po ang kinakabit namin na kapasitor ay pang electric fan. Mas maganda rin po kasi yung pang electric fan kasi mataas yung volts niya, hindi kagad siya puputok. Ayan, yung resistor na yan, ano po yan? 10 ohms, yan. Tsaka pala mga boss, kung ikaw na nanonood ngayon ay naligaw lang, pakisubscribe na lang po ako, pakilike, tsaka po pakishare. Maraming salamat po sa pagsubscribe. Para po updated kayo sa mga ibang video ko pa nagagawin. Ngayon nga po kasi ay meron tayong crisis, lockdown. Hindi po ako makapaggawa ng mga video ngayon masyado kasi po hindi po pinapayagan na magbukas ngayon ng mga shop katulad namin mga electronics. Kaya wala po kayong masyadong makitang video ngayon na na-assemble namin na bago. Ayan mga boss. Kung sa sinasabi nyo naman mga boss na halimbawa ay kung matibay ba to itong connection na to, matibay po yan mga boss, garantisado yan. Kasi yung iba sinasabi dali masira yung amplifier nya kasi parallel, tataas yung tse. Sinasabi ko na po sa inyo mga boss, kahit po ganyan ang connection nyan, tumatagal po yan. Kahit yung amplifier, tumatagal yan. Garantisado po yan. Marami na po kaming inassemble na mga ganyang style. Mga ganyang box. Mga speaker. Ang hindi lang po namin masyadong ginagamit ngayon ay yung crown. Pasensya na sa mga tumatangkilik sa crown, pero kami po talagang puro crown din yung ginagamit namin dati. Pero po ngayon talagang humina yung crown kasi sobrang dali na po niyang masira ngayon. Kahit puro sa mga bumibili sa amin, maraming sinasabi na ba't ang daling masira ng crown nyo ngayon. At original po yun, ha, yung mga binibenta namin crown na speaker. Bass driver po, bass driver yung sinasabi ko. Ay madali daw pong masira ngayon. Katunayan, ilan yung nirewind ko na speaker crown. Pero hindi naman po sa binili sa amin. Binili po sa Maynila. Ilang buwan pa lang daw po ay sira na kagad yung speaker nila. Kung hindi sunog yung coil niya,
putol, o kaya naman yung paper cone niya punit sa loob, kaya parang basag ang tunog. Kaya ang mas lalo namin ginagamit ngayon, ang palagi namin ginagamit ngayon na speaker, bass driver, mga PAD-15 o D-12, ay itong mga Kevlar, mga boss. Hindi na po kami masyado sa crown. Inulit ko po, bass driver po ang tinutukoy ko na madaling bumibigay ngayon, mga boss. Meron pa kaming natira mga crown. Depende lang kung bibiling pa ng customer. Siyempre, meron marami talagang may gusto pa rin talaga ng crown. Kasi yung mga crown dati, yung mga labas dati na crown, talagang matitibay. Puro crown din yung mga ginagamit ko dati ng mga speaker eh. Ayan yan, mga boss, yung kung paano i-assemble tong speaker box. Sa speaker box na ganito ay D12, isang pares na po yan, bali apat na speaker, bass driver, apat na mid range, dalawang horn tweeter, pati box. Gagastos po kayo ng mga 13, mga ganyan po, 13 to 14k ang gastos nyo, sarili nyong gawa. Pero kung ipapagawa nyo po yan, abutin po ng mga 17 to 17.5 yung presyo. Ano na po yan, isang pares na po yan, bali dalawang box na po. Maraming salamat po, mga boss. Hanggang sa susunod na video na lang po ulit. Salamat po.